Mateo 2:1-23. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Hudea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Hudea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayo'y tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki, at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin, at pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol, at pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay alam niyo sa akin, ninyo sa akin, upang ako namay makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila, pagkarinig sa hari ay nagsiyaon sa kanilang lakad, at narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay nangagalak sila ng hindi kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. At nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay, na ginto at kamangyan at mira. At palibhasa'y pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Nang mga kaalis nga sila, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita kay Jose na panaginip na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang sanggol at ang kanyang ina at tumakas ka hanggang sa Ehipto at dumoon ka hanggang sasabihin ko sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang siya'y puksain. At siya'y nagbangon at dinala ang sanggol at ang ina nito sa kinagabihan at napasa Ehipto. At dumoon hanggang sa pagkamatay ni Herodes upang maghanap ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. Nang magkagayon, nang mapansin ni Herodes na siya'y pinaglaruan ng mga pantas na lalaki, ay nagalit na mainam at nag-utos at ipinapatay ang lahat ng mga sanggol na lalaki na nanga sa Bethlehem. At sa buong palibot-libot noon, mula sa gulang na 2 taon hanggang sa pababa. Alinsunod sa panahon ng kanyang maingat na pagkasiyasat sa mga pantas na lalaki. Nang magkagayoy, naganap ang sinalita sa pamamagitan ng propeta Jeremias na nagsasabi, isang tinig ay narinig sa Rama, pananangis at kalagim-lagim na iyak. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak at ayaw na siyang maaliw sapagkat sila'y wala na. Ngunit pagkamatay ni Herodes, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto na nagsasabi, magbangon ka at dalhin mo ang iyong sanggol, ang sanggol at ang kanyang ina, at pumatungo ka sa lupain ng Israel, sapagkat nangamatay na ang nangagmimithi na sa buhay ng sanggol. At nagbangon siya at dinala ang sanggol at ang kanyang ina, at pumatungo sa lupa ng Israel. Datapat ng mabalitaan niya na si Arkelao ang naghahari sa Hudea, nakahalili ng kanyang amang si Herodes, ay natakot siyang pumatungo doon, roon. At palibhasa'y pinagsabihan ng Diyos sa panaginip ay napatungo siya sa mga sakop ng Galilea. At siya'y dumating at tumahan sa isang bayang tinatawag na Nazareth upang maganap ang mga sinalita ng mga propeta na siya'y tatawaging Nazareno.